News, particularly kayo po ang maraming mga bagong bayani, hindi po nagbabago yon. Dahil kayo po ang bubuhay na ating ekonomiya, lalong-lalo na tuwing merong krisis at paghihirap, hindi po yan mawala sa ating isipan. Kaya lang gusto ko lang po siguro liwanagin yung ilang mga issue na nangyari tulad ng nangyari po sa PhilHealth, no? Nung sumigil po sila ng mas mataas na premium, lalo ngayon panahon ng pandemya. Ginamit po nila, opo, sa Universal Healthcare Law po, nandun po sa batas na magkakaroon ng mga increases sa contributions, ito po na susunod na taon dahil po gumanda rin naman po ang packages na inyong makukuha sa PhilHealth. Dapat ito po ay tignan bilang isang investment. Halimbawa po ang packages ng PhilHealth ay nag-level up na rin po. Halimbawa ay sa breast cancer, meron 150,000 na makukuha kung sakasakaling mga ilangan. Halimbawa naman ay heart surgery, open heart surgery, bypass o kaya angioplasty, may 500,000 na makukuha. Kung kidney transplant naman o liver transplant, halimbawa ay 600,000 pesos ang makukuha. Sa COVID patients, ganun din po, anywhere from 43,000 to 300,000 pag nag-severe at kung na-intubate, up to 800,000 pesos. Kaya mga kambayan, under the Universal Healthcare Law, ay nag-level up na rin po ang mga packages na makukuha po ng bawat Pilipino, hindi lang po miyembro, kasama ang inyong pamilya, ang inyong kaibigan, kapatid, at lalong-lalo na po ang inyong pamilya, ay insured na at kasama na po sa PhilHealth. No? Cover na po lahat ng PhilHealth dahil po sa Universal Healthcare Law. Ngayon po, nais ko lang pong liwanagin yung nangyaring issue na nagsingil ng increase ng premium yung PhilHealth itong nakarang pandemya. Ako po bilang principal sponsor po ng Universal Healthcare Law ay hindi po sang-ayon. Unang-una po, ang Universal Healthcare Law ay pinasa po natin during normal times. Maganda po takbo ng ekonomiya ng Pilipinas, maganda rin takbo ng ekonomiya ng buong mundo. Maganda po ang ating pong kalagayan at trabaho ng mga panahon na yun. Ngayon po ay abnormal situation. Hindi po natin alam kung ano po mangyayari sa ekonomiya, kung mayroon pa rin tayong trabaho na babalikan. Ako po, bilang principal sponsor, liliwanagin ko, hindi po ako pabor na magkaroon ng increases because this is an abnormal situation. We have to adapt to the situation. Wala naman pong perfecto sa mga batas, kaya nga po kung kinakailangan mag-adjust, kailangan tayong mag-aminda, ay ating pong gagawin po yan. No? Ako po ay humingi na paumanhin at pasensya dahil ngayong pandemya, this is real and extraordinary situation na hindi po dapat magkaroon ng increases, no, sa mga premium, lalong-lalo na sa contribution sa PhilHealth. Magtutulong-tulong po tayo, alang-alang sa isang hangarin na magkaroon ng isang tunay at maayos na genuine Universal Healthcare Law para sa lahat ng Pilipino. Mabuhay po kayo. Magandang araw po sa ilalim.